Paghahanap nga ba sa nawawalang Yamashita Treasure, ang malaking butas na ginawa sa loob ng National Bilibid Prison? Alamin natin sa ulat ni Luisa Erispe. Tanong ng marami ngayon, para saan ang malaking hukay na nadiskubre sa loob ng New Bilibid Prison? Sagot dito ni Suspended Bucor Chief Director General Gerald Bantag, gagamitin sana itong diving o training pool. At walang ginastos dito dahil may joint venture agreement sa isang pribadong korporasyon para sa development ng Bilibid. Pero, buwelta ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, personal na sinabi sa kanya ni Bantag na ang hukay sa loob ng Bilibid ay para hanapin ang Yamashita Treasure. By the way, no, that was supposed to be a treasure hunt for Yamashita Treasure. Originally, I was told by Director General Bantag about it. And I told him to stop it. I told him to stop it. No, it's supposed to be a treasure hunt. That's what he told me before. Kaya sinabi niya sa akin, maybe sometime August or September. Eh kung may permit ba ang treasure hunting ni Bantag? I don't know. I have so much on my hands. I cannot inspect every inch of square ground in Bilibid. Hinggil naman sa joint venture agreement sa Atom Corporation. Bucor Modernization Law, it does not give plenary powers to anybody to dispose of government property. It has to go through a process. Privatization has to go through the council. It has to go through the Department of Finance. It has to be approved by the Secretary of Justice. It has to be approved by the President. Marami hong approval process yan. Even the SOJ has no power over that. It has to go through the process. Samantala, giit naman ni dating Justice Secretary na ngayon Solicitor General na si Minardo Guevara. Alam niya ang sinasabing joint venture agreement, pero walang legal na dokumento ang proyekto. Sinabi rin nila ito kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, pero wala siyang naging tugon. Ayon naman kay Remulla, ipagbibigay alam nila sa ombudsman ng JVA para makapagsagawa ng motu proprio investigation hinggil dito. Luisa Erispe, para sa bayan.